o'clock in the morning. So today, we're Niga. We're going to Sama ko si Bon Jimmy. So chill light kami ngayon. Pupunta kami sa company ng XCD at nandun yung mga tropa. So dun yung meeting place namin. Ito yung XCD, isa sa malaking company dito sa Iga. Car company po to. Ayan po yung accommodation na XCD. Marami pong bagong Pilipino dyan ngayon. Ho ho ho! Maganda kung aga! Ah, bagay po gi. Di marunong ka mag-set sa puso? Ha? Sa puso marunong ka mag-set. Si ano, si Renil. Tol, si Tio. Ayun. Lita ko malaki daw. Ito daw yung nambubudol kay Willie. Sabi nga ni Willie, hindi nabudol pre, kami yung nabudol. Maliyata. Yan, bagong tropa yun namin, no? Oh. Try title ba? Baka may potential. So, bike check muna tayo. Ito pala yung bike na gamit ni Boss Renil. Dogma Pinarello F10. Ang lupit niya, guys. Full cab mo sit up. At saka yung wheel set niya, naka super stem na po. At ito naman yung kay Boss Alaw. Specialized. Napakalakas po ng idol na to, guys. Talagang hindi may iwan at ikaw ay mapapalakas dahil. At ito naman yung gamit ng Mubi namin, si Boss Angelo. Sa Mubi namin na first time mag long ride ngayon. Almost 100 km yung tatakbo ni Sir Angelo gamit ng bagong bike niya. Saba. At ito naman yung kay Boss Nato Bianchi. Napakalupit nito, guys. Talagang tunog mayaman. Napakapugi. Talagang lubog na lubog yung mga bike namin nito, mga kasama. Napakaganda. At napakamahal. Yun. At next bike. Itong kay Boss Jimmy. Bianchi po yan, guys. Bianchi Intenso. And nabili niya po ito sa Baychari. Second hand po, pero good as new. At ito yung sa akin, lumanapod guys, all but gold. So bago kami palis, dito magsisimula ang aming patsyak. Let's break the legs. Yoo-hoo!
So first stop namin guys is dito sa mini stop. Kailangan namin bumili ng drinks at anong mga kailangan namin kasi dun sa kabudukan wala na pong mabibilhan dun. At simula dito puro ako na po yung daan na dadaanan namin. Ilang minutong pahinga po guys, tuloy-tuloy na po yung biyahe namin. So ayan, naiwan na po kami ng mga kasama namin guys. So ako, kahit alam ko naman na kaya kong sumabay, alalay lang tayo sa mga baguhan, no? Hindi natin iiwan sila, tapos guide natin. Kaya yan yung ginawa ko. Dito ako sa gilid, tapos dyan sa kabila. Kasi first time niya pong umahon dito guys. Puro ahon po kasi banda dito guys. Tsaka medyo nahihirapan siya gawa ng yung shifting niya. Yung pag-shift ng kaniyang mga gear, delay, minsan hindi na nag-shift. Kaya yan, alalay lang ako, sumasabay lang ako sa kanya. Kasi first time niya din kasing dumaan dito sa ruta na to. At bali dito na ruta guys, puro ahon po to guys. Mahabang ahon po. Ayun, at napansin ko po kay Boss Angelo na hindi po nag-shift yung gear niya. Minsan delay naman. Kaya medyo nahirapan siya sa ahon talaga. Ayun, sumunod lang po ako sa kanya. Alalay lang po ako sa gilid. Tapos dun sa gilid. Bali yung ginawa ko guys, tamang alalay lang po. At napakahirap umahon po guys, lalo na kung malakas yung hangin. Talagang sobrang hirap. Ayan. So ayan, pinauna ko na po si Boss Angelo. At ito, parating na rin po si Boss Jimmy. At sumunod na rin ako. Bali, ako po yung nasa pinakahuli dito. At pilit ko po silang hinabol para po saktong tulak lang po yung biyahe namin. Ayun. Dito guys, bibilo na po ako guys. Thank you.
Sinisan mo muna. Malapit na ba? Malapit na ba? Malapit na? Ha? Okay. Malapit na ba? Malapit na pala kasi. Inintay namin kayo dun. Ang tagal nyo. Dito na pala kayo. Dito na balik kayo. Malapit na. Hirap ng ano sa kanya kasi di mag-ship. Pinababa. Kahit ibaba, iangat. Dili. Dito na kami sa Iga no Kuni. Pupunta
kami ng tunnel dyan. Kung pakinggan dyan, hangin ba? Ito na kami sa Iganugon. Ayan yung bus ng Budol. So matapos namin magpicture-picture guys, ito po yung tunnel na papasukan namin, Shane Nagano Tunnel. Ito po ay almost 2 kilometer or 1.966 meter. Bali 25 kilometer na po yung nabiyahin namin guys. So akit kami dyan sa tunnel na yan at lulusong. So matapos yung mahabang ahon guys, kami po ay bababa na makarelax. At bago yan, dadaan ko na po yung labas na Nagano Tunnel. Ito po ay may lint na So first time ko pong pumasok dito sa Shane Nagano Tunnel. At para safe tayo, inoon ko po yung front lights ko po at saka yung tail light ko po sa likod para po sigurado yung safety natin. At saka binibilisan ko po dito yung padya ko kasi may nakasunod na no, nasasakyan. Bali one lane lang po kasi ito. Harapan. Ayan, kung nakikita nyo guys, may sumusunod na sasakyan sa akin. 1 meter, almost 1 meter pro yung layo. Grabe, nakaka-miss. Tsaka hindi mo marinig dito yung busina nila guys. Hindi po sila nabubusina kahit nagmamadali sila. Pinapa-priority nila po yung mga nagbibisikleta. Pag kayo po'y pumasok ng mga ganitong daan guys, lalo na sa mga tunnel, madidilim po yung mga area kahit may mga ilaw naman po. Kailangan po ng taillights at saka front light para ma-safe po tayo. At syempre, kailangan po ng helmet. Mas advantage po kung yung mga suot nyong jersey ay mga ano po, mga light po, reflectorized po. Yung nakikita kahit sa malayo, madidilim. Kasi para po agaw attention po. Kagaya po ng suot ko ngayon na helmet, yan, pag nailawan po yan, lumiliwanag po siya. So, kitang-kita po kahit sa malayuan na madilim. At ayun, sinagat ko na po dito guys kasi ang layo ko na po sa mga kasama ko. Tsaka hindi ko po alam yung daan. Pero hindi naman nangiiwan yung mga tropa ko dito sa ano, Iga. Naghihintay po sila lalo na pag may paliko na po. Andun sila naghihintay. So sinagat ko na po. Bali paglabas po dito ng Shane Nagano Tunnel ay puro lusong na po yung mayayari. At dito po kami dadaan ulit pabalik. Napaka-excite ng ruta na to guys. First time ko pong pumasok dito. At kahit nasa tunnel ako guys, ramdam ko tong lamig na lamig. Kasi yung hangin. Ang ganda ng pagkagawa ng mga ano nila dito, mga tunnel sa Japan. At napaka-fresh po ng hangin dito guys. Kahit nasa loob ka ng tunnel, talagang hindi mo maramdaman yung alikabok. Well maintained po yung mga tunnel dito guys. Yung mga daan nila, talagang hindi mo ma-feel yung mga biyak-biyak, lubak-lubak. Kasi napakaganda ng maintenance sila. Kaya din na ako natataka kung bakit ang laki ng tax nilang mga tao dito. Lalo na kami mga OFW. Parang same lang din kami ng tax na binabayaran ng mga residents dito sa Japan. So ayan, nakikita ko na po yung dulo. At dito yung napaka-exciting na part. Yung palusong. Kung kanina anli ahon kami, ngayon anli lusong na naman. So 1 kilometer and 966 meter po itong tunnel na ito guys. Woo! The best!
Banking, banking. View dito guys. Labis yung ruta. Woo! So galing ako doon guys, oh. Daungan Filipino food restaurant. Ayun. Daungan kitchen. Dito mo yan, Tsutsu. Pre, narating na rin natin, pre. Narating na kami. Dito kami ngayon sa Daungan. Okay. Daungan Kitchen dito sa Tsu. Ayan. Kain kami sa loob. Isla sa bato te, pilate tay, tayo club ba sir? Guwapa ka Brad, pila ni Brad? Kini na, 700 700? Kanang usaka, kinindako ba? Mamag na usakilo na? Guys!
Kanti naman ito eh. So may saging. Dessert. Ito po ito sa tulay. Daungan. Ayan. Kumplito po sila. Filipino Prada. Mga Filipino canned goods. Meron po sila. Ayan. Carne Norte sausage. May mga seasoning sila. Galing Pilipinas. Mangga, papayas. Ginamo, pre. Ginamo, pusit. Pudding sila. Kubaho. Ano ba mag-order? First time namin dito. Ano po? Chopsuy minudo, binukungan, Jesus. The best. Tunay fish ball, pangsilog. Sus, bulalo. Ito mga set na yan, with rice. Sizzling chicken. Kapalitan, pre. Pinsip bihon. Pwede na nga to kung ayaw mong magano. Pagkain check. Sarap. Ginuguan. Alam ko hindi mag-ginuguan si Jimmy. May ginuguan sa bahay Jimmy. Dami ginuguan ni Jimmy sa bahay. Luto. Ano na medirigay? Dalilito na sila para pipiliin nila. Yun! Saging. Tapos mayroon silang natsara. May ano sila? Binignit pa eh. May binignit. Tsaka tutong para libre. Oh.
Lalayo nyo na, hindi ko kayo maabol. Isda yan, yung tumatalo no? Pare. Puti. Ah. Yan daw tumatalo no? Yan? Yan no, kita mo kita yun. Oo, nung dami ah. Oh, tumatalo no? Wala naman yung pahay. Mahal ang ol. Hmm, dami yan? Dami yan. Ano kasi yan? School of fish ba? Sumasama sila. Dito na kami sa Easy Bay ng Chu. Sama sila. At ito yung daan, guys. At asan yung isa? Doon na sa tabing dagat. Ayan, ang ganda. The beach. Pwede naman maligo, magubad lang. So dito kami sa baybayin na ganda dito guys. Tambay diri. So balik mi diri pun magcamping mi diri. Camping ya, campfire. Bis ni sebelah. Sibuk. Napa yung mga kahoy sa gilid-gilid do? Pwede ka katambay dito. Boss. Boss, kawai. Oh, guys. Welcome to Chu Miken. Yon, may newbie. You. Kanina pinasasayo ko eh. Ay, amay. Ah, oh, TikTok tayo dito. Ah, oh, TikTok tayo dito kahit mga ano lang, 10 seconds. Outfit check. Kita mo na. Hindi na kailangan magpaliwanag, nakikita mo na.
nakikita nyo na. Galing dito, bakit na kami napunta? Galing mo pala, pre. Galingan mo. So ayan guys, pabalik na kami ng bundok. At kitang kita po yung kabundukan guys, punong-puno po ng ulap. Hindi na magkita ang bundok. Ayan, tabo na yung bundok sa ulan. Tsaka sa hamog. Oh man. So guys, kung ano po yung ruta na dinaanan namin, dun po kami ulit dadaan. So matinding ahon po to. Ito po yung track ng map na nalakbay namin guys, papuntang Chu. At ito po yung babalikan namin na map at yung record ng chart ng aking computer bike. So malupit ang biyahe po to guys. And maraming salamat po sa panunood ng aking video. And thank you for watching. This is Joe the Best Buy, Ride or Die. So hanggang dito lang po muna ng video guys. Please don't forget to like and share and subscribe to my channel. Thank you for watching. God bless. All right.